Ito yung e-scooter na hindi mo na kailangan mag-balance. Meron siyang dalawang gulong sa likuran. Kung mapapansin nyo, no? Tatlo nga yung gulong natin dito. Dalawa sa likod, isa sa unahan. Yes, pero ang maganda sa kanya, mukha siyang motorsiklo. Yes, sir. No? Nakakapogi, eh. E-scooter talagang tingnan. E-scooter type, so, perfecto, pero three wheels. Sir Fred, no? Sa mga kababayan nating hindi pa marunong sa single, ayan. Mm-hmm. Kahit nakaganyan lang tayo, hindi siya tumutumba. Mm-hmm. So, hindi mo na kailangan mag-balance, eh. Perfect po para sa mga PWD natin na kababayan, most especially dun sa ating mga senior citizen. Siya yung e-trike na sexy. Yan. Sa mga nag-aanap po at mga maliliit po yung parkingan nila, so pit na pit po si P2S Slim e-trike natin. Naka-e-trike ka na, parang ang laki niya sa parkingan ay motorsiklo lang. Oh, nice. Ito maganda rito sa e-trike na to, eh. Kahit na slim type siya, marami pa rin ang pwedeng makasakay sa kanya. Yes. BO2 natin na e-scooter type. 1.5 ang motor, 1.5 ang controller, 7220 ang battery. Meron siya nang aabot ng 75 kilometers at meron po siyang speed na aabot ng 90 kph. Actual, may nakasakay 70 kilograms. Mga naka-install naman na pyesa, eh talagang quality rin talaga. Suspension, yung mags, mga nakadikulay, sir, ano? Tsaka ito napansin ko, sobrang laki ng disc brake rotor niya. Isa sa pinakamura ngayon na e-quad kay Kelly Ibay. Ang maganda po rito sa unit na ito, Sir Fred, no? Meron po kasi mga e-quad na lumabas na hindi kayang umakyat ng mga kulay. Ito po, Sir Fred, kahit pa-atras kaya nyo umakyat ng tulay. Uy, grabe, kahit pa-atras. Yes. Isa sa pinagmamalaki ni Kelly, isa sa pinakamalaki nating e-trike, extreme e-trike. Ayan. Yun, dagdagan ko lang, ha, yung pinaka na sinasabi mo sa amin kanina, pinakamalaki at pinakamaganda, sir. Siya po yan, sir. Siya yung pinakamaganda. Lahat ng pinaka para sa e-trike, yes, nandito na. Yes po. Tingnan nyo naman, details pa lang, panalong-panalo, yes, ka, sir, na. So ito, ibig mong sabihin, C1 Atlas version 2, naka-steering wheel na, sir. Yes, sir, ito siya. Oh, wow! Grabe naman yung naging upgrade dito, yes, guys. So, yung manibela niya, parang manibela ng Mini Cooper. Yes, sir. Grabe naman sa ganda, guys. Sir, hindi pa umaandar yan, sir, ha? Ayan, guys, so tingnan nyo. Once na umandar yan, mas malambot pa yan, sir. Mayroon pa tayong free insurance dito, free car cover, at the same time po, yung Gcash cashback natin na 1,000. Yan. Mm. Meron tayong another Aqua Plus na binibigay sa mga client natin na mag-aabil lang kahit anong klaseng e-bike po sa atin. At the same time, kaya pa hindi nawawala yung ating pangmalakasang e-trike cover. Ang kagandahan kasi sa unit na to, sir, ang daming in-upgrade sa kanya, pero yung presyo niya hindi man lang umabot kay Supreme Prime. Wow! Sa mura, maraming in-upgrade, malakas, no? Kagandahan dito, Sir Fred, 4-seaters na siya. Yun, pati upuan upgraded, yes, sir. Yo, what's up, guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Bukawe, Bulacan, upang bisitahin muli itong Kelins e-bike. Itong Kelins e-bike, alam na alam nyo na yan, guys. Ito yung isa sa pinakamurang magbenta ng mga e-bike dito sa buong Bukawe. Kaya naman, kung naghahanap kayo ng murang mabibila ng mga e-bike at quality pa syempre, tamang-tama sa inyo itong video natin ngayong araw, dahil muli kong ipapakita sa inyo, muli nating lilibutin, muli kong ipapadama sa inyo yung ganda ng shop nila. Ayan, no? Especially yung ganda ng specs at yung baba ng presyo ng bawat e-bike na available ngayon dito. Kaya naman kung interesado kayong malaman or kung naghahanap kayo ng murang mabibilan pero quality, etapusin nyo lang itong video natin. Panoorin nyo lang hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo, makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy ang magsimula, guys, baka pwede nyo munang like tong video natin. Huwag nyo rin kalilimutang i-share. Tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section, dahil yung ginagawa nyo pagla-like at pag-share ng bawat video na ina-upload natin, eh napakalaking bagay na yan, napakalaking tulong na yan dito sa ating YouTube channel, maging dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman na hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, like and follow nyo na rin itong ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video na ilalabas or inalabas pa katulad nito. At para na rin syempre, makuha nyo yung pinakamalalaking discount na ibibigay sa atin or ibinibigay sa atin ng bawat shop owner na pinupuntahan natin. So tara na, guys, simulan na natin to, dahil excited na akong ipakita sa inyo muli kayong ilibot dito sa Kelins e-bike Bukawe branch. Diyan lang kayo, tumutok lang kayo at samahan nyo ako today. Let's go! Okay, guys, ito at kasama na natin ang napakagwapong owner ng Kelins e-bike dito sa Bukawe branch. Pinapakilala kong muli sa inyo, si Sir
Kelvin! Ito, magandang tanghali, magandang hapon po, magandang araw sa lahat ng subscribers and viewers po ni Sir Fred Tarles Vlogger po. Yun, baka pwede muna nating anyayahan or imbitahan yung ating mga manonood na muling bisitahin itong Bukawi branch natin, sir. Yun po, masaya akong binabalita sa inyo. Itong pangatlong branch po natin, nandito po tayo nakalocate po sa 0289 MacArthur Highway, Binyang First, Bukawi, Bulacan. Para mas madali, Sir Fred, no? I-waste mo lang or Google Map, Kelin E-Bikes, ayan, lalabas na yan. Para mas madali tayo makapunta rito at di tayo maligaw. Yun, tuwing kailan, tuwing anong oras po ba tayo open dito, sir? So, ngayon pong summer po, open po tayo 9 a.m. to 7 p.m. Then, Monday to Sunday po, open po tayo. Alam na rin kasi ng mga manonood natin na kapag ka Kelin's E-Bike yung mga binablog natin, eh, sigurado yung quality, yes, sigurado yung baba ng presyo. Ngayon, meron ba tayong mga promo or may mga na... Or may mga unit po ba tayong mga nakasale dyan? Yes po. Actually, everyday po tayo merong sale and promo. Especially, meron tayong mga free insurance dito, car cover. So, i-discuss po namin lahat sa inyo yan. Maya-maya lang po. Yun. So, alam nyo naman, guys, kapag ka Kelin's E-Bike, yung binavlog natin, narinig nyo naman, magmula kay Sir Kelvin, araw-araw nakasale. Yes, araw-araw nakapromo yung bawat unit natin dito. Kaya naman sir, pakibanggit na natin sa kanila yung contact number dahil alam kong may mga magugustuhan sila sa mga units natin. So po, madali nyo po kayo matatawagan sa 0907-223-1883 tsaka 0970-848-2040. At may Facebook din, Facebook page din tayo na Sir Fred, no? Type mo lang sa iyong Facebook, Kelin E-Bikes Bukawi Bulacan Branch. Kaya lalabas na tayo dyan. Para po makita nyo rin po yung iba nating produkto. Yun. So tara na guys, samahan nyo kami ni Sir Kelvin para malaman nyo kung ano-ano yung mga bagong unit dito sa kanilang Bukawi branch at para malaman nyo rin yung buong detalye ng bawat unit nila rito. So dyan lang kayo guys, tutok lang kayo. Samahan nyo kami. Let's go. Okay sir, simulan na po natin to. Anong unit po ba yung una nating pwedeng maipakita or maibahagi sa mga manonood natin dyan? Yes sir, ito pinapakilala ko sa inyo si Transformer E-Trike natin. Isa sa quality na E-Trike natin. Isa rin sa malaking unit natin. No? Pwede siya pang service, pwede siya pang pasada, pwede pang hanap buhay, pwede pang karga, lahat pwede na. No, sir, all around pala. So ngayon, i-release natin ang unit ito, Sir Fred. Nakabili sila, madam. Mm-hmm. Taga-barangay Batya po dito sa Bukawi, Bulacan. Yun. Shout out po sa mga taga-barangay Batya. Salamat po. Ito po, naka 800 watts na siya ng motor, 800 watts na controller, 6025 ang battery at pwede natin itong i-upgrade up to 6038, no, Sir Fred, no? So, mga magtatanong po, ano po ba yung difference ng stock battery sa upgraded battery? Madadagdagan po tayo ng at least 15 to 20 kilometers para hindi tayo nabibitin sa ating mga pinupuntaan. Siyempre, meron po tayong additional na 4,000 po pag gusto mo magpa-upgrade ng battery. Yun. Which is mas nakamura sila, Sir Fred, kung bibili sila ng separate, no? Alright, yung ganitong unit, sir, pang ilang tao na po ba ito? So ito usually, Sir Fred, 2 to 3 seaters, pero pwede po hanggang 4 dahil malapad po yung kanyang upuan sa likuran. Yun, no? Nakikita nga natin dito kung gano'ng kalapad yung kanyang mga upuan, guys. Yes, lalong-lalo na itong upuan niya sa likod, talaga namang kasya kahit na tatlong tao. Yes, dito naman sa kanyang driver seat, kasya kahit dalawang tao, pero depende yan sa sukat ng sasakay. Ayan, Sir Fred. Anong kagandahan dito? Naka-cargo type yung yan. Kanyang likuran. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaluwag yung kanyang cargo type, guys. Kung gaano kalapad yung kanyang passenger seat, ganun din kalapad, syempre, yung ilalim niya. Tsaka ang kagandahan dito, Sir Fred, naka-hydraulic na yung kanyang... Yun. Kaya naman kung mapapansin nga nila kanina, nung pagbukas mo, sir, hindi ko malabog. Hindi, no? Bumabagsak. Hindi bumabagsak. Dahan-dahan siya. Ayan, yes, okay. So, tingnan natin. Pakita natin, Sir Fred. Demo natin sa kanila. Yun, no? Dahan-dahan, kahit hindi mo na i-assist, no, yes, sir, no? Okay. Mas maganda kahit siya na bumubukas. Kahit di mo na saluhin, ano? Tapos hindi lang yan yung compartment niya dahil dito sa likod, meron pa siyang extra basket, sir. Yes po, naka-close basket pa yan, Sir Fred. Close basket na. So, talagang secured na secured, yes, yung mga ikakarga nila dito sa ganitong unit. Napansin ko rito, sir, ha? Stainless na yung kanyang tapalodo. Yes po, iwas kalawang, Sir Fred. Yes, size 10 na yung gulong. Kaya mataas yung kanyang ground clearance. Apo. Tubeless tire, sir. Yes po, naka-tubeless tire tayo, 3x10 po. Yan. So dito naman sa may bandang unahan, makita naman natin, naka-disc brake na pala siya, harap at likod, sir. Yes, sir. Naka-disc brake na po yan. Wow. Kaya mas masarap nang gamitin, sir. Sobrang accurate ng kanyang braking system. Yes, digital panel gauge na, makikita nyo yan.
Yan naka-indicate yung ating speedometer, odometer, maging yung battery level. Meron siyang cellphone holder at the same time, Bluetooth speaker na rin, yes, sir. Bluetooth nice. Speaker. Nice. So itong mga ganitong unit, goods din siya gamitin kahit na pampasada eh, no? Yes po. Panghanap buhay talaga. Sir, friend, talagang panghanap buhay. No? Yes. All around, sir. Apo. All around. Meron ako natatandaan isang client natin nito, no? Tuwan-tuwa sa performance ni Transformer. Bakit daw? Kasi naka-isang taon na siya, ang pinalitan niya lang po ay isang gulong, tapos po yung adjust lang ng preno. Yun na po. So, ibig sabihin, matipid sa maintenance. Yes po. Matipid sa maintenance. Pag matipid sa maintenance, unit. Sir Fred, ibig sabihin, hindi siya, yung gastos natin, pwede pa natin ilagay po sa ibang unit. Yun. Hindi expensive, yes, kung po gagamitin mo itong unit na to. So ngayon, sir, alamin natin kung magkano naman po ba ang presyo ng unit na ipinapakita natin na to. So yung ganito, Sir Fred, available tayo sa home credit and credit card installment. Sa SRP price po tayo nagbe-base, 57.5 lang po siya. Then sa mga gusto mag-avail ng cash, 49.5 na lang po siya. Oh, 49.5. Tapos po, mayroon pa tayong free insurance dito, free car cover, at the same time po, yung GCash cashback natin na 1,000. Paano ba yung GCash cashback 1,000 natin, Sir Fred, no? Once na nag-avail sila, pipicturean sila, ma'am, or si Sir, ipapost po natin sa Facebook page, then i-share lang po nila kahit isang beses. Meron na silang 1,000 cashback. Wow! So, napakarami talagang mga freebies na ino-offer, yes, dito. Pati yung mga GCash cashback na ganyan, talagang napakalaking bagay na niya, yes, sa ating mga consumer. At alam ko, meron ka pang mga freebies na ibibigay dyan at nandyan na nga, sir. Nakikita, yes, nga natin yun. Ito po yun. Nagdagdag tayo ng freebies from May 1 hanggang May 3. Meron tayong another Aqua Plus na binibigay sa mga client natin na mag-a-avail lang kahit anong klaseng e-bike po sa atin. At the same time, kaya pa hindi nawawala yung ating pangmalakasang e-trike cover. Yun, kompleto. Bukod sa Trapal, Sir Fred, meron siyang e-trike cover. Yan, sa ganyang kababang presyo, napakaraming, yes, inclusions nakasama ng ating unit na ipinapakita, yes, rito. Kaya naman talagang napakasulit bumili at sulit pumasyal dito, yes, sa Kilins. Tsaka hindi e-bike lang yung, Sir Fred, ang may pagmamalaki natin dito, no? Bukod sa napakarami nating freebies, yung unit na ito ay di kalidad, sobrang ganda ng quality. At the same time, yung after sales service warranty po natin, isa yan sa may pagmamalaki ni Kelin e-bikes, no? Hindi po porkit nakabili na kayo, hindi pababayaan na po namin kayo, hindi po tayo ganun, no? Meron po tayong commitment sa inyo na ang aming motto po palagi, our priority is your satisfaction. Yo, nice naman. So ano pa ba yung unit na next natin pwedeng ipakita dyan, sir? Ito po, Sir Fred, si BO2 natin na e-scooter type. Ayun. Makikita natin, Sir Fred, para na siyang ano, inspired ng sikat na brand po natin. Oo, no? Parang pinapalaman si Tinapay, ano? Parang gano'n, ano? So, itong ganitong unit, sir, ano po bang specs niyan? So, ito, meron itong specs, Sir Fred, na 1.5 ang motor, 1.5 ang controller, 7220 ang battery. Meron siya nang aabot ng 75 kilometers. At meron po siyang speed na aabot ng 90 kph. Actual, may nakasakay 70 kilogram. Wow, grabe naman yun, ha? Yes, pang malayo ang biyahe. At talaga namang sabihin na natin, napakalakas ng motor niya, sir. Yes, sir. Nice. Para ka nang may daladalang motorsiklo nito. Yes, no? Sir. Tsaka yung mga sinabi natin na 75 kilometer po nararating niya, sir. Actual po yun. Actual. Hindi po based lang sa pag-aaral. Actual po natin ginawa yun. Wow. Sobrang solid pala ng mga naka-install na, yes, specs dito. So kung makikita nga natin dito, yung mga naka-install naman na pyesa, talagang quality rin talaga. Suspension, yung, yes, mags. Mga naka-dikulay, sir, ano? Apo. Akala mong naka-aftermarket na. Tsaka ito napansin ko, sobrang laki ng disc brake rotor niya. Kung gaano kalaki yung mags, ganun din kalaki yung rotor niya. Ito pa isang napansin kong maganda rito, okay, sir. Yung kanyang crash guard. Yes po. Ayan, oh, buong palibot ng ating unit may crash guard na. Mapoprotektahan yung ating kaha sa hindi inaasahang pagbagsak. Wag, yes, naman po sana, okay, sir. Ano? So, merong kagad sasalo na crash guard. So, hindi maapektuhan yung kaha natin. Napakaganda, yes, laking bagay niyan. Totoo, hindi ka po na para bumili pa. At yan pang isang yan, sir. Oh, top box. May top box ng kasama. Ang maganda rito, Sir Fred, sa top box na to, kung anong kulay ng unit natin, siya rin kulay ng top box. Yes. Halimbawa, puti, puti rin po. Kung blue, blue. Kung purple, purple. Kumbaga kung uniform. Yes po. Naka-uniform. Kumbaga, hindi siya pangit tignan. Yes. Kahit previous lang siya,
pinaghandaan pa rin. Yun, maganda dun eh, no? Tsaka napakalaki pa, guys, ha? Kasha rito ang isang half-face or full-face na helmet. Nice. So, maraming pwedeng mailagay. Yes, yung po. Mga ganito, sir, gano'ng katagal ang charging time niyan? So, ito po, napaagan ng question niyan, Sir Fred, no? Sa mga mag-a-avail pa lang po, most especially doon sa mga brand new na unit talaga, actually, dito naman po kay Kaylin, lahat po ay brand new unit. So, bago po yung battery natin. Pagka bago po ang battery natin, meron tayong factory charge na tinatawag. May laman po yung ating mga battery, pero hindi po ganong karami. So, i-drain lang po natin yun once na nag-avail na tayo. At kapag ka na-drain na po yun, i-charge po siya natin ng 10 to 13 hours. Ayan, kusa naman po mamatay ang ating mga charger. Dahil karamihan po sa ating mga charger ay yung smart charger. Smart charger. Automatic nagka-cut na yan, Sir Fred, pagka full charge na po. Nice. Then, right after nating ma-low batch, yung unang charge po natin, doon na po tayo babalik sa pinaka-basic hours po ng ating charging time, which is 8 to 10 hours. At sa mga nagtatanong, Sir Fred, Sir Kelvin, paano po ba kung alimbawang nagamit ko siya saglit, tapos po i-charge ko po siya, pwede po ba yon? Yon, good question dahil pwede po yon basta bumaba na po ng at least 70% yung ating battery. Meron po tayong mga binibigay na charging tips para po aware po yung ating mga client regarding sa pag-charge po. At maalagaan po ng maayos yung ating mga battery. At syempre, huwag natin kakalimutan po, Sir Fred, yung 30 minutes before and after nating pag-charge sa battery. Bago po tayo mag-charge, ipahinga muna natin siya kung galing tayo sa gamit ng 30 minutes. Pagka full charge po, ang gagawin po natin, papahinga rin po ng 30 minutes para po bago gamitin. At least, importante kasi, Sir Fred, na malamig yung battery bago gamitin, bago i-charge. Yun po yung tamang pag-aalaga po ang ating battery. Yun. So, alam nyo na kaagad, guys, ha, dito pa lang sa panonood ng video natin, yung mga detailed yes, na dapat nyong malaman kapag bibili kayo ng mga unit dito. So ngayon, sir, magkano naman po ang presyo? So yung ganito po natin unit, SRP po is 46,000. Mm-hmm. Then, yung cash po natin dito is 39,000 with GCash cashback, with insurance pa tayo rito, with motor cover po. Yun, kompleto rin kahit sa mga two wheels, ano, sir? Yes po. Talagang napakaraming freebies dito. So bukod dyan, sir, ano pa yung pwede nating i-flex sa kanila? So ito po, yung sikat na si Avalanche three-wheels scooter po natin. Ayan, makikita natin. Maraming kulay pong available nito, Sir Fred. Ito yung e-scooter na hindi mo na kailangan mag-balance. Mm-hmm. Pero siyang dalawang gulong sa likuran. Ayan, makikita natin. Ayan, no? Ayan, Sir Fred. Kung mapapansin nyo, no? Tatlo nga yung gulong natin dito. Dalawa sa likod, isa sa unahan. Yes, pero ang maganda sa kanya, mukha siyang motorsiklo. Yes, sir. No? Nakakapogi, eh. Oh. E-scooter talagang tingnan. E-scooter type. So, perfecto, Sir Fred, no? Sa mga kababayan nating hindi pa marunong sa single, ayan. Mm-hmm. Kahit nakaganyan na tayo, hindi siya tumutumba. Mm-hmm. So, hindi mo na kailangan mag-balance, eh. Perfect po para sa mga PWD natin na kababayan, is most especially dun sa ating mga senior citizen. No? So, ito yung e-bike na pangsimula, sir. Yes. Po. Para sa mga beginners. Yes po. Pwedeng-pwede siyang gamitin. Yes. Ano nga ba specs ng Avalanche natin, sir? So, ito ang, Sir Fred, meron itong lakas na 800 watts sa motor. Sa controller niya ay 1.5. Tapos, meron siyang battery na 60-20. So, may range po siya na abot ng 40 to 50 kilometers, at malayo possible na mas sumobra pa. Depende po sa gaan or bigat na nakasakay po sa yun. Speaking of bigat or gaan ng sasakay, ganun nga ba ang ating maximum load weight capacity? Yung dito, load sir? Weight capacity nito, sir, abot ng 220 kilograms. Nabigat so, na rin. Maganda-ganda na rin po yun. Yun. So, hindi natin ma-accommodate lagi yun, lalo kung isa, dalawa lang po yung sasakay. Oo, tama yung binabanggit mo dyan. Napansin ko, naka-keyless features na pala siya, sir. Yes po. Ayan o. Keyless features, may anti-theft alarm na rin. Tsaka maganda rito, may reverse. Yes po. Hindi na parang magtulak ka. Kasi mahirap, sir, pagka magmamanual ka lang atras. Oo, ganyan, sir. Oo, bigat yan. Pero katulad yan, pwede mo na siyang i-atras. May reverse siya. Kung sana siyang a-atras, sir. Tsaka kung makikita nyo yung mga detailed nito, talagang napakagaganda, guys. Eh, oh. Yes, mga naka-LED na yung mga ilaw, talagang mataas yung ground clearance, tsaka may top box. Kahit yung pintura niya, Sir Fred, makikita mo na parang sasakyan na talaga. Parang pang sasakyan talaga, parang, sir, no? Pang tunay na motorcycle talaga. Oo, totoo yan. Agree ako dyan dahil nakikita nyo naman dito, guys, oh.
hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Yes, tsaka po. Meron pa siyang extra basket sa ilalim, sir, ha? Apo, may basket na siya dyan. Meron pa siyang top box. Mm-hmm. Meron pa siyang compartment. So, napakarami niyang storage. Yes, po. Napaka-functional pala nitong unit na to. So, ganito, sir. Alamin naman natin. Kung yung mga naka-install na features sa kanya, pasok doon sa presyo niya. Apo. So, yung ganitong unit po natin, meron siyang SRP na 39,600. Available yan sa home credit and credit card installment. Sa mga gusto mag-avail naman through cash, no, mas maganda, meron tayong privilege yan sa mga cash. 32,000 na lang po siya. Meron pa rin siyang kasamang GCash cashback na 1,000. Meron siyang kasamang motor cover, meron siyang kasamang Aqua Plus po ngayon. Napakarami na namang kasama nito, ah. Talagang hindi mag-isa, sir, no? Napakaraming kasama, hindi ka mag-iisa dito sa Kilins e-bike dahil previous pa lang talagang panalong-panalo ka na, no? So bukod dito sa mga avalanche natin, sir, na pagkagaganda, baka meron ka pang pwedeng i-flex sa amin dito, sir. Ah, marami pa, sir. So punta tayo rito sa harapan, Sir Fred. Oh, sige, dito tayo sa labas para makita natin. Saan i-try pa natin? Yung iba pa na yung thank you, ma'am. Available. Ingat po. Shout out, mama. Thank you po. Ito, Sir Fred, si M1 e-try po natin. Isa sa perfect din na pang-pamilya, pang-pasada, pang-anap buhay. Naka 800 watts na motor, 800 watts na controller, 6023 ang battery. At tignan po natin yung kanyang look, no? Medyo classy po, no? Yung kanyang itsura. Yan. Ganda, guys, oh. Classic. Tsaka napansin ko yung mga piyesang naka-install dito, lalo na yung kanyang suspension, sir, oh. Makakapal talagang po, sir. Makakapal. Yes, at po. Heavy duty talaga kung titignan mo. Naka-stainless tapalodo, size 10 yung kanyang gulong, tubeless, aluminum yung mags. Napaka-goods pala yung mga naka-install dito. Naka-digital panel din po ito. Naka-digital panel na rin, guys. Ayan, sobrang laki pa ng panel gauge na naka-install sa kanya. At ang maganda rito, naka-disc brake na pala, sir, ha? Yes po, sa harapan niya, disc brake sa harap. Likuran po ay drum brake. Naka-drum brake. Tapos dito naman makikita natin, meron siyang cellphone holder, sir. Meron na po siyang cellphone holder. Mini fan, lalo po ngayon summer, napakalamig. Sobrang useful nito, lalo ngayon. Yes, sir. Sobrang init ng panahon. Grabe. Tapos may trapal din, pagtagulan naman. Yes, sir. Okay. Tsaka napakalapad din pala ng upuan niya, sir, ha? Yes po, malapad po ito. Compare po sa ibang three wheels natin, siya sa pinakamalapad po. Perfect siya pangpasada. Pangpasada talaga, naka-design. Pang-service, yan, pamasok sa school, pamalingke. So ito, 3-4-seater din, sir. Yes po, sir. 3-4-seater din. Converted din siya into cargo, may basket din sa likod. Maganda rito, Sir Fred, pwede rin siyang i-upgrade up to 6038. Upgraded. Gusto mo, battery. Mas mahaba ang biyahe mo, pwede po, dito yung kikilin, plus 4,000 lang. Madadagdagan na ang biyahe mo ng 15 to 20 kilometers. Upgradable yung battery natin dito. Magdadagdag ka lang ng konti. So ngayon, sir, alamin naman natin kung magkano po ba ang presyuhan ng ganito ka heavy duty or ganito ka quality unit sa inyo. Yes po, sir. Yung ganito po natin unit ay may SRP na 56,000. Sa cash naman po ay 47,500. At syempre kasama siya sa ating GCash cashback, free insurance, car cover, at yung ating Aqua Plus. Napakarami nyo talagang pinamimigay na previous dito. Sir, ano? Talagang mananawa ka, eh. No? Kapag binanggit na sa'yo isa-isa yung mga previous na kasama sa bawat unit na bibilin mo. Okay. May mga kulay pa ba tayong pwedeng pagpilian? Yes, sir. Napakarami nating kulay nito na available to sa itong white, red, black, purple, gray, tsaka galaxy blue. Uy, napakarami nga talagang kulay na pwedeng pagpilian. So, bukod dito, sir. Yan, Sir Fred. Ito sa po'y P2S Slim e-trike natin. Ito sa siya yung e-trike na sexy. Yan. Sa mga nag-aanap po at mga maliliit po yung parkingan nila. So, pit na pit po si P2S Slim e-trike natin. Naka-e-trike ka na. Parang ang laki niya sa parkingan ay motorsiklo lang. Oh, nice. Ito maganda rito sa e-trike na to, eh. Kahit na slim type siya, marami pa rin ang pwedeng makasakay sa kanya. Yes, sir. Di ba, sir? 3-4-seater pa rin. Tama yes, ba? Tapos ang maganda rito, Sir Fred, meron din siyang weight capacity na 280 kilogram. Oh, so small but terrible pala itong unit na to, tama, sir. Sobrang ganda pa ng mga detaling nakakabit sa kanya, lalo na yung kanyang headlight, signal light, puro LED na kasi yan, guys. Yes, kaya sobrang visible niyan, lalong-lalo na sa gabi. Napaka-cute din ang windshield niya, sir, no? Yes, slim na slim lang din talaga. Hmm? Tignan niya, may crown light pang kasama. Kaya talagang napakaganda, eh. Stainless na palodo, size 10 na rin yung gulong, sir, di ba? Yes po, tapos naka-disc brake po yung harapan, naka-drum brake po sa likuran. Yun, so kahit na slim type siya,
kung ano yung makikita nyo dun sa ibang mga unit natin na mas malalaki sa kanya, eh meron din tong unit na to. Tama po. No? Tsaka ito kung mapapansin nyo, side mirror niya, meron ng signal light. Yes po. Mini fan, Bluetooth speaker, tama cellphone po. Holder. Kompletos Recados din talaga, yes, sir. Eh, no? Most especially nga pala, bago natin makalimutan, no, sa mga makakanood nito, kung yung unit mo ay walang reverse camera, dahil nakanood ka kay Sir Fred Tireless Vlogger, lalagyan natin ang camera yan, libre yan. Libre, oh. Yes. Swerte-swerte ng mga makakapanood ng video, yes, natin po ngayong araw, guys. Libre yung inyong reverse camera. Yes, magkano naman po ba ang presyo nitong unit? So yung ganitong unit natin, Sir Fred, may SRP na 57,000. Sa cash po ay 49,000 kasama lahat ng previous natin na nabanggit kanina dyan. May car cover yan, may trapal yan. Meron pa yung insurance, meron pa yung Aqua Plus. Bibigyan ka pa namin ng reverse camera, libre po yan dahil pinapanood mo at nakapalo ka kay Sir Fred Tireless Vlogger. Ayun po, at saka ang kakagandaan sa unit ito, Sir Fred, naka-cargo type din siya, at the same time may basket po siya sa likuran. Yun, kompleto na talaga tong unit na to. Wala ka na rin hahanapin pa. Yes, at ang maganda pa rito, kahit wala kang parking or maliit yung parking mo, kasyang-kasyo siya talaga. No, pang iskinita, pang singitan, talagang kompletong-kompleto ka na. Yes. So bukod dyan, sir, ano pa ba yung pwede mong ipiksa? Marami pa tayo rito sa loob, Sir Fred. Pakita natin tong isang unit natin na E-Quad, si C1B2, Sir Fred. Yeah. Si C1B2 natin, naka 1.5 na motor, 1.5 na controller, 6023 ang battery. Pwede rin siyang i-upgrade up to 6038. At makikita natin sa unit ito, Sir Fred, siya yung isa sa pinakamura ngayon na E-Quad kay Kelin E-Bikes. Mm. So ito ba yung tinatawag mong old but gold? Siya yun, Sir Fred. No? Old but gold, itong unit na to. Yes. So yung distance na nararating niya is... Ito pong unit na ito, may range po na abot ng 30 to 45 kilometers. 30 to 45. Yes. Tapos sa full charge niya, hanggang 8 to 10 hours. Yes po. 8 to 10 hours. Tanong natin, sir, kasi kanina pa natin nababanggit yung mga charging time, kung gaano katagal yung or yung range nito. Apo. Hindi ba malakas sa konsumo sa kuryente to, sir? Ayun, napakagandang question yan, Sir Fred. No? Marami rin nagtatanong sa atin yan. Depende po yung ating singil sa kuryente, depende po yun sa lakas po ng ating battery. Pero bibigyan po namin kayo ng ilang sample. Si 6023 po, nagre-range lamang po siya ng 20 pesos to 25 pesos per full charge po yun. No? Pero kung dito po sa Bulacan, mas mura po ang singil. So possible 15 to 20 pesos lang ang isang full charge na mararating niya na 30 to 45 kilometers. Kahit po dudamat natin, napakalaki po ng katipiran nito kung magagas po tayo, kung magpa-parking po tayo ng kotse, or kung pagdating po sa kuryente talaga ay napakamura po. Oo, oh, tsaka kung mamamasahe ka, sir, ha, magkano, yes, na minimum ngayon, tama sa jeep, po, no? 13 pesos. Eh, papunta pa lang yun. Yes, kung babalik ka, eh, di 13 pesos na naman. Yes. So, eh, di 26 pesos na. Eh, ito, 20 pesos lang. Full charge na. Yes. Tapos, ganun kalayo pa yung range na pwede niyang marating. Tsaka ang kagandaan dito, Sir Fred, hawak mo oras mo. Ikaw hawak ang boss. Hawak mo oras mo. Hindi ka mahihirapan, ano, pumila. Hindi ka napupunta ng kanto ng subdivision nyo para tumawag ng tricycle, no? So, dito po, ikaw po ang boss. Yun, ikaw ang boss dito sa unit na to. So, sa ganito, sir, syempre, alamin na rin natin kung magkano nyo ba binibenta yung mga ganitong unit. So ito po, si C1B2 natin, meron tong SRP na 71,000. At sa cash po ay 59,980. May cash back ka pa dyan. So yung 59,980 noon, naka 1.5 ka na motor, 1.5 na controller, 6025. Ang maganda po rito sa unit na ito, Sir Fred, no? Meron po kasi mga E-Quad na lumabas na hindi kayang umakyat ng mga tulay. Ito po, Sir Fred, kahit pa-atras kaya nung umakyat ng tulay. Uy, grabe, kahit pa-atras. Yes, Sir Fred. Makakaakyat ka o makakaahong ka sa tulay. Tama, yes, ba yun, Sir? Sir Fred, kasi dito sa mga E-Quad po natin, mas mabagal po yung pa-atras compare sa pa-abante. Kung nakaka-atras po siya, na nakakaakyat siya ng tulay ng pa-atras, what more pa yung pa-abante natin? Oh, siyempre, kumbaga parang times 5 yun, Sir. Kahit partidahan pa nila. Parang ganun, Sir Fred. Nice naman. Yes, galing, ah. Tapos kung mapapansin nyo naman dito sa loob, adjustable na yung armrest niya, 3 to 4 seater din siya, yes, may extra tire, kompleto, ha. Tapos yes, yung po kanyang side mirror, meron na rin signal light, reverse camera, meron na rin siya, sir. Meron na po yan, sir. Kompleto, crown lights, lahat ng mga hinahanap yung freebies or features sa isang unit, eh, kinompleto na rin talaga dito, sir. Yes, sir, friend. No? Tapos
yung presyo natin dito na binanggit kanina na 59,980, tama ba sir? Yes sir. Yun yung cash price natin, ano? Apo. Tapos hindi lang tayo cash basis dito dahil dito sa Kilins, meron din tayong ino-offer na installment. Yes. Via home credit. Diba? Credit card po. Kompleto rin talaga. So, ano pa ba yung mga features na dapat nilang malaman or yung mga detalye na dapat nilang malaman sa mga ganitong unit? So, sa mga ganitong unit natin, Sir Fred, no, meron nagtatanong o may nagsasabi na na-aksaya lang daw sa pera ang e-bike kasi madali masira. No? Gusto ko lamang po linawin nyo, no? Ang lahat po ng klase ng gamit, kung hindi po natin siya iingatan, mabilis lang po talaga siya masisira. Oh. Yung mga e-trike, e-quad, e-bike po natin, kung tama po ng pag-aalaga natin, hindi natin pinababayaan, or minamaintain natin siya ng maayos, tatagal po siya. Yun, kahit anong gamit, kung walang ingat, sira yes, agad. Yes sir, kahit no? Branded pa po yan, kung wala kang ingat, baliwala po. Okay, may mga kulay pa ba silang pagpipilian dyan? So, sa ganitong unit po natin, Sir Fred, color pink na lang, yellow, tsaka yung ating turquoise, yung parang ganito po, Sir Fred. Ah, ito, yan. Bubblegum blue, no? Yung itsura niya. Yes. So, pero para sa akin, napakaganda na nung pinapakita natin or yung sinasample nating kulay. Lutang na lutang sa daan yan, sir. Yes, sir. Fred, kitang, kahit kita. Gabi, kita. Kahit kita gabi, kita ka. No, wala kang may tatago rito. Hindi, maganda kasi sa gabi, Sir Fred, yung kita, visible ka. At least, visible. Iwas ka sa disgrasya. Iwas disgrasya. Yes. Tamang-tama ka dyan sa binabanggit mo. So, ano pa ba yung mga pwede mong ipreksamin dito, sir? So, ito, Sir Fred, isa sa pinagmamalaki ni Kilin, isa sa pinakamalaki nating e-trike, extreme e-trike. Ayan. Yun, dagdagan ko lang ha, yung pinaka na sinasabi mo sa amin kanina, pinakamalaki at pinakamaganda, sir. Siya po yan, sir. Siya yung pinakamaganda. Lahat ng pinaka para sa e-trike yes, nandito na. Yes po. Tingnan nyo naman, details pa lang, panalong-panalo yes, ka sir, na. Yes, Red. Yung kanyang details dito na daytime running light, signal light natin, LED yung mga headlights, yes, projector type pa, yes, talagang po. Napakalaki ng windshield, kitang-kita mo talaga yung mga daraanan mo. Apo. No? So itong ganito sir, extreme e-trike. Ano nga po bang specs ng unit natin? So ito sir Fred, no, hindi siya tatawagin extreme no kung walang kakaiba sa kanya. Yan, ano ba yung mga kakaiba dyan sir? Yung unang-una yung motor niya, 1-2 watts na siya. Wow! Yung kanyang controller, 1-2 watts na rin. Uy, same. At ang maganda rito, kaya siya extreme, yung battery niya ay 60, 32, or 38 na siya. What? Yes, grabe! What? So, ibig sabihin eh, malakas sa ahon or malakas umarangkada, malayo pa nararating. Yes, sir. Wow, kaya siya tinawag na extreme. So, naniniwala na nga ako na extreme yes, itong sir. Unit na tama-tama to. Tama-tama yung pangalan niya sa kanya, sir. Bagay, sir, no? Yes, bagay na bagay talaga. Ito pa isang extreme dito. Talagang pina-extreme. Kahit yung size ng upuan niya, sir. Yes, sir. Ayun, no? Sobrang laki ng upuan, guys. Malaki, sir. Oh. Kahit ilang tao ba kayang sumakay dito, sir? Dalawa hanggang tatlo, sir Fred. Kahit dalawa ito. Hanggang tsaka, tatlo? Kagandaan dito, siya lang po yung bukod tangi, mayroong reserve tire sa lahat ng three wheels po natin. Uy, nice! Grabe, tatlo hanggang apat na tao, sir, ha? Yes, po. Tapos convertible pa into cargo. Yes, sir. May basket pa sa likod. Yes, oh. Sir. Dito naman sa harapan, makikita natin, nag-stand out kagad yung kanyang panel gauge, hindi no? Hindi ka na mahirapan, sir. Kung, sobrang laki, no? Kung singkit ka, kita mo agad yan, dito sir. Mo talaga yung mga numero, no? Talagang track na track mo yung mga dapat mong malaman dito sa kanyang panel. May cellphone holder, naka-disc brake na rin pala siya, sir, ha? Yes, sir. At the same time, may hazard na rin. Tsaka maganda rito, sir, yung weight capacity niya abot ng 350 kilograms. Wow, malakas pala to, ha? Parang 4 wheels na rin siya, sir. Parang 4 wheels, 300 kilograms. Tsaka kagandaan sa 3 wheels, sir, malaki po ang liko or kain. Ah, yun. So, hindi ka mahirapan, sir. Okay, hindi ka na mahirapan ng mag-money opera. Nice. Tingnan nyo, oh. Ganda, eh, oh. Talagang hindi mo malilimutan pag nakita mo itong unit na ito. Eh. Talagang magagandahan ka talaga. Yes, sir. Di ba? Magkano naman po ba presyo niya? Yung ganito natin, sir, may SRP na 72,000. Sa cash naman po ay 59,980. Upgraded na yung battery mo, upgraded na yung motor mo, upgraded pa yung controller mo. At syempre, meron na yung kasamang car cover, trapal, crown light, underglow light, reverse camera, reserve tire. Napakaraming kasama niyan. So, itong unit na ito, Sir Fred, na-hazard pa siya, no? Mm-hmm. 59,980 mo, may GCash cashback ka pa. Uy. May insurance ka na, may Aqua Plus ka na, ano pa ba? Grabe, halos parang kumapatak, 50,000 na lang to, sir, no? Parang ganun, sir. Parang ganun, eh. Sa dami ng premise, yes, dami ng premise ba naman na binanggit sa atin ni Sir Kelvin, yes, talagang sir.
mababa na yung presyo, eh mas bababa pa sa dami ng previous nito. Tama pa. No? Ganda. Ano pa kulay niyan, sir, na available? Maraming kulay ito, Sir Fred. Galaxy Blue, White, Red, Black. Ayan, so bali limang kulay. Ha, limang kulay. Yes. Oh, so buko dito sa 3 wheels na to, sir. Flex mo pa nga sa amin dyan yung mga available units. Ito pa, sir. Si C1 Atlas version 2 natin. Ayan. Bakit siya tinawag na version 2? Si C1 Atlas po kasi natin na original or version 1 ay hindi pa naka-steering wheel. Uy, so ito ibig mong sabihin, C1 Atlas version 2, naka-steering wheel na, sir? Yes, sir. Ito siya. Oh, wow! Grabe naman yung naging upgrade dito. Yes, guys. So, yung manibela niya, parang manibela ng Mini Cooper. Yes, sir. Grabe naman sa ganda, guys. Tingnan nyo, oh. Tsaka ang kagandahan na ito, sir, yung ating controller dito. Halimbawa, nag-left turn ka, right turn ka. Mm-hmm. Once na na-reach mo na yun, nag-automatic siyang mag-click ulit pabalik. Ah, so, parang okay. Sasakyan talaga siya. Pusang bumabalik. Yes, sir. Nice. Pang-kotse talaga siya. Ito mga ganito, sir. Power steering na ba to? Hindi ko siya pwedeng i-consider, Sir Fred, na power steering. Kasi yung power steering po, kusa siyang bumabalik. Kusa bumabalik. Hindi po yung isang masasakyan. So, dito po sa mga equad po natin, sa ngayon po ay wala pang ganong lumabas. Pero ang maganda rito, malambot, sir. Malambot iliko, yes, sir. Guys. Ganyan po, sir. Sir, hindi pa umaandar yan, sir, ha? Eno, guys, so tingnan nyo. Once na umaandar yan, mas malambot pa yan, sir. Ganda. Oh. Walang kapwersa-pwersa, sir. Basic na basic, sir. Yes, sir. No? Hindi ka magkakakulane sa kilikili. Ay, hindi ka magkakamasel. Yes. Napansin ko pa sa isang upgrade nito, sir. Yung size ng upuan niya, na dating single-seater, eh ngayon, dalawa. Kahit dalawang tao na sumakay dyan, yes, sir. Kasyang-kasya. Tsaka hindi naman siya hadlang o mahirap kapag ka nag-drive ka na. Yun, oh. Grabe. Bagay na bagay sa'yo, sir. Ano? Solid it. Yeah. So ngayon, lumalabas, ilang tao na kayang sumakay dito? So ito po, 4-seaters, pero kung may kasama ka pang bata, pwede pa kayo magkandong dito dahil malawak po or malaki yung kanyang legroom. Yun. So kahit mga 5'10", 5'11", kaya po makaupo rito. So pang maramihang tao at pang matangkad na tao na rin pala to. Yes. Tsaka maganda pa rito, mamamaximize mo yung kanyang seating capacity dahil sa kanyang adjustable armrest. Yes po. No? Tapos napansin ko, sobrang accessible na rin ng kanyang handbrake. Tama po. Yan, no? Nakaano na rin tayo, pedal type. Foot accelerator na rin, guys. Parang kotse na rin talaga, sir. Apo. Bluetooth speaker, audio system, talagang kompleto. Stainless na palodo. Sobrang laki na rin alam ko ng ano nito, compartment ito, sir. Yes, sir. No? Buksan po natin. Ito na, oh. Ayan pala, bukas na. Yun. Grabe sa laki, guys. Parang balde, sir, ha? Tama po. Parang banyera. Mas malalim pa sa banyera, guys. Tapos hindi lang yan yung kanyang compartment dahil sa likod, meron pa siyang extra basket. Yes po. Diba? Sa unahan, meron din, ha, sir, ha? Apo, meron din po. Kompleto tayo rito. At ito yung kanyang extra tire with mugs. Yes po. Na kung ano yung sukat or kung ano yung itsura ng stock niya or nakakabit sa kanyang gulong, yun din yung libre. At ito pang napansin ko, sir, may top load. Yes, sir. Ayun, tsaka ang top load nito, sir, makapal. Oo nga, yan na. Talagang heavy duty. Yes. Oh? Tapos ngayon, sir, syempre, nadagdagan yung pwedeng sumakay, meron tayong top load. Paano naman kaya kapag puno na yung unit natin? Ilan nga ba talaga ang kayang bitbitin or kayang kargahin ng ating C1 Atlas version 2? Yes po. Ito pong weight capacity niya, sir, aabot ng 350 kilogram. Okay. So, yun po, medyo mabigat-bigat na po yun. Kung may karga ka, okay lang yun. Basta, wag lang po tayo aabot or hihigit pa sa 350 kilograms. Yun. Sundin natin yung ating mga standards dito or yes, yung po. Kanilang mga, ano ba tawag doon? Yung mga sinusunod or yung ano, ang tawag dun, sir? Basic guidelines. Basic guidelines, yes, tama. So, magkano naman po ba ang presyo natin dito? So, yung ganitong unit po natin, Sir Fred, mayroon siyang SRP na 77,000. Sa cash naman po ay 66,000 po siya. Yun, eh, cash ba ka na, naka-disc brake ka na, naka-steering wheel ka na, eh top load ka pa, san ka pa? Dito na ako, no? Wala na akong ibang pupuntahan, yes, kundi dito na lang talaga. Yes. Ekelins e-bike, yes, diba? So ano pa ba yung mga kulay na pwede nila pagpilian dyan, sir? So ito, sir, maraming kulay ito sa ngayon, no? Meron tong color pink, meron tong purple gray, meron tong galaxy blue, black, white, so red. Dami. Maraming kulay. Marami. Ito. So hindi ka talaga mag-stick sa pinapakita nating kulay dito. Pero para sa akin, ha,
iba atake nito. Yung army green, sir. Oo. Parang favorite natin yan, sir. Favorite color yan eh, no? Tignan mo. Parang favorite natin yan, ganda, sir. Ganda eh, oh. Di ba? Saka ang gandaan dito, sir, pagka walang sinag ng araw, dark siya. Pero pagka na sinaga ng araw, nag-gray siya. Yun, parang nagka-chameleon. Two-tone, sir. Two-tone color combination. Di ba? Ito yung isa, sir. Ibang version po. Ibang version. Yeah. So ano pa ba yung mga pwede mong i-flex sa amin dyan, sir? Ito, sir, pwede siya sa pinagmamalaki ni Kilin e-bikes, yung ating C1 Prime na steering wheel version na po. Yan. Si C1 Prime, sir, sir Fred, sa mga hindi nakakaalam, no? Dito siya hango kay C1 B2. Kay so, lahat, sa lahat ng hinahanap nila sa four wheels, galing kay C1 B2, na kay hinahanap din nila kay Supreme, parang dito na po pinagsama. Ah, kumbaga kinumbine, sir. Yes, sir, Fred. Fusion, parang ganoon, yes, no? Unang-una, yung top load na galing kay Supreme. Yun, yan. Top load. Yung steering wheel na galing kay Supreme. Nice. Tapos yung pinaka-forma niya, galing naman kay C1 B2. At yung pinaka-laki niya, halos same po kay Supreme. Wow! Talagang, eto pa oh, yung mga switches natin dito ah. Yes, sir, Fred. Parang kay Supreme na rin, sir oh. Mas maganda pa kay Supreme, mas sir. Mas maganda pa kay Supreme? Oo. Grabe naman yan. Oo, sir. Daig na pala nito lahat ng unit mo ah. Oh. So ano pa ba yung mga dapat nating ipagmalaki sa unit nito? Ang kagandahan kasi sa unit na to, sir, ang daming in-upgrade sa kanya, pero yung presyo niya hindi man lang umabot kay Supreme Prime. Wow! Isa yon, isa sa mura, maraming in-upgrade, malakas, no? Tsaka gandaan dito, Sir Fred, 4-seaters na siya. Yun, pati upuan upgraded, yes, sir. Yes, sir. Yan, no? 4 to 5 pwede, 4 sir. 4 to 5 no? Pwede. 4 to 5-seater. Eto, yes, sir, na-intriga lang ako eh. Siyempre, yung mga nakakabit na features sa kanya, yung mga top load, steering wheel, yes, ano-ano pa yung mga binanggit natin kanina, eh, napaisip lang din naman ako kung yung motor ba niya or yung motor power niya, na-upgrade din ba, sir? Halos same din siya, sir, ni C1 B2. 1.5 ang motor, 1.5 ang controller, 60-38 ang battery. So, gano'ng kalayo na yung distance na nararating, so, ito, sir? Sir Fred, meron siyang range na abot ng 35 to 60 kilometers. Wow! Malayo na rin pala talaga. Malayo, sir. Tapos, 350 kilos din, sir. Yes, sir. Yung maximum load, yes, weight capacity niya. Napakaganda naman itong pinapakita natin. Pati ako nagagandaan at naiinlove, yes, sir, sa kanya. Tsaka kung papansin mo, Sir Fred, napakataas na ng ground clearance, yes, niya. Size 8 pagulong yan, size, sir. Size 8 lang yan, sir. Partida. Opo, oh, partida ba yan, diba? Sir Fred? Tsaka yung mating niya, ganda eh, oh. Opo. Sobrang solid talaga. Lakas makaluwi, buton. No? Buwi buton, baka naman. Luwi buton. Oh, ngayon, sir, magkano po ba presyo natin dito? So, yung ganitong unit natin, Sir Fred, may SRP siya na abot ng 84,990. Mm-hmm. Sa cash naman po ay 72,000 with GCash cashback. At meron pa tayong naka-upgrade na yung battery nito. So, pwede naman po kung ayaw nyo mag-upgrade ng battery, magliles pa tayo dyan ng 4,000. So, 72,000, 68,000 na lang. So, sir, napakarami rin previous niyan. Kasama na dyan yung crown light, underglow light, kapal, minifan, bluetooth speaker, meron ka pang reverse camera, meron ka pang reserve tire, top load, tsaka syempre yung ating pinamimigay na car cover, free insurance, Aqua Plus, at yung ating GCash cashback na 1,000. Grabe, napakarami mong pinapamigay, sir. Daig mo pa si Santa Claus. Santa Claus, eh, isa lang pinamimigay. Ikaw, sandamakmak ang pinamimigay, yes, mong previous. Oh. Kapag bibili sila ng unit dito. So, ulitin natin yung presyo, sir. So, yung presyo po nito ay 84,990 sa SRP, installment po yan. Sa cash naman po ay 72,000, upgraded na yung battery niyan. Kung ayaw mo naman upgraded, no, yung stock lang niya is less pa natin ng 4,000. So, 68,000. Yun, ng mga inclusions natin dito at yung presyuhan natin talagang napakababa, yes, kung titignan mo or kung susumahin mo yung mga nakakabit na specs or yung mga features sa kanya. Yes, sir, may mga kulay pa ba tayo dyan, sir? Marami po. Ito po yung color red. Ayan. Ito yung red, ang ganda. Yung mint green po yung nasa labas. Yun. Available din po ang white, black, tsaka purple, gray. Anim na kulay po yung pagpipilian. At Sir Fred, sa mga although hindi pa natin ito nabanggit, no, sa mga nagtatanong kung free delivery po ba tayo, yes po. Free delivery po tayo dito sa parte ng Bulacan. May Kawayan, Marilao, Malolos, ano pa ba, Santa Maria, San Jose del Monte. So kung nasa Manila ka na, Metro Manila ka naman, ang mag-cater na po sa iyo,
yung ating Tondo branch po. Ayan, Metro Manila, free delivery. Kung nasa Cavite ka man, Imus Cavite, Kawit Cavite, Gentry Cavite, Cavite City, Naik Cavite, yan. Free delivery din. Yun, no? Kahit nasa ang party ka man, ano? Yes, free po. Delivery ka dyan. And soon po, yung ating bubuksan na panibagong branch, yan. Ipapakita po natin sa inyo kasama po si Sir Fred. Yun. Yun, muli, inimbitahan ko po kayo dito sa ating Bukawi Bulacan branch, Kelin E-Bikes po, ayan. Natatagpuan nyo po kami dito sa 0289 MacArthur Highway, Binyang First, Bukawi Bulacan. I-waste mo lang, Google Maps mo lang, Kelin E-Bikes, ayan. Nalalabas na po yan para hindi ka mahirapang hanapin siya, no? Matatawagan nyo po kami or makukontak nyo po kami sa mga number na 0907-223-1883, 0970-848-2048. Ayan. Shoutout po, sir. Yun, shoutout po sa aking mga baby, Summer, Winter, Alia, ayan siya. Sa aking boss, yan. Bonus ka, boss, ha? Pagod ako rito. Yun! O, syempre, hindi tayo nakakalimot magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Kelin's E-Bike. Especially sa nakasama natin at sa lahat ng mga owner natin dito. Yan, si Sir Kelvin, si Ma'am Angeline, at big shoutout na rin sa lahat ng binanggit ni Sir Kelvin. Big, big shoutout po sa inyo. At syempre, kung may mga nagustuhan kayo sa mga units na naipakita natin, at alam ko namang nagustuhan nyo yung mga units na nakita natin dito, silipin nyo yung comment section. Maging yung description box ng video natin dyan sa baba para malaman nyo yung exact address. Although binabanggit na nga sa atin ni Sir Kelvin kanina pa, pinin ko pa dyan sa comment section, sa description box, para hindi na kayo mahirapang maghanap pa. Yes. No? So muli, maraming salamat Sir Kelvin. Pasyal na lang kayo rito guys sa Kelin's E-Bike. Bukawi brand. More power and God bless po. Salamat sir. God bless you. Thank you.